지. First of all, Sean Bryant Navarro. Wala lang, nauna kami. Congratulations. Una si Sean. Sige. Tapan since Pitus. Simula sa pool, no? Si Angelo Klein. Sakit lang, guys, ha? Share lang din ako. Birthday. Day 8. RK Tama O versus PHC. Si Chandis. Chandis, magandang gabi sa'yo, Chandis. Welcome sa ating na last day ng elimination stage para sa ating Pokemon United Philippines Masters Unite Championship. Again, this is your host, Body Soul, and good evening sa inyong lahat sa mga nanonood sa kanilang mga bahay and sa kung saan man sila nakapwesto ngayon. Magandang gabi sa inyo, mga kaibigan. Bago ako mag-start, I'm just gonna like and share my own stream, no? I-share ko sa lahat ng pwedeng ipag-share. Samahan niyo ako, guys. Mag-share muna tayo bago ako mag-start. Shout out muna kay Ivana Leal Alba. Shout out kay Lucy Pix na malakas mag-absol. Malakas lang mag-absol. Sabi niya, ang ganda daw niya eh. Tama na yung malakas ka mag-absol. Malakas ka nga mag-absol, tapos gusto mo maganda ka pa. Di pwede yun. Isa-isa lang. Tama na yung isa lang, no? Ang gagaling ng mga girls ngayon dito sa ano. Walang poster! Ay, sorry, Leroge! Sorry. Busy kasi ako today, guys. Sorry, pasensya na, guys. Hindi ko na ilabas yung poster niya eh. Pasensya na, guys, ha? And that is on my ano naman, my fault naman kasi hindi ko kaagad na edit eh. Pasensya na kayo, guys. Sorry talaga, hindi ko nagawa yung inyong ban, yung inyong poster, no. So guys, pasok na po ating team P heads. Pero kung gusto niyo, gagawin ko naman kayo. Kaso tapos na, 'di ba? Say salamat. Shower out, join. Hindi dito yun, ano? Carl, hindi dito yun, join. Kaya Papi Ian yung ganyan. Good luck sa two teams natin from Dang de Jos Miyamoto. Hindi pala si Chandis, oh. Subscriber natin for almost 7 months. That is Chandis for you, mga kaibigan. Siya yung supporter ko since the day na nag-support siya. 7 months na siya, guys. Walang problema. Manganganak ka na, Chandis. Huwag nalapit na tayo mag 9 months. Pero anyways, good luck sa mga binagawa mo sa buhay. Huwag ka magpapa-stress palagi. Siya yung silent supporter ko, guys. Huwag ka masyado magpa-stress. Yun lang. GL sa mga team. Good evening, Sir Baris. And GL and HF sa mga upwards natin. Medyo maluwag na sa Pokyo kasi si Sir Bares sa mga naglalaro, si Angelo Manalili, kay 2300 Gaming, kay Sir Joseph
Rush, kay William Chen. Yan, watch out sa'yo, Sir William Chen. Tsaka kay Vince Nawabarola. Yan, watch out sa'yo. Pag daw sila nanalo, may tag-iisang beltok daw kayo sa kanya. Naku to, si Mama Sed. Mama Sed? Baka naman, may ginawa kami buong araw eh. Sorry. Hindi alam ba mag-edit? Wala kasi akong... Ako nang bahala. Basta magbigay ka lang ng picture. Wait lang guys ha. Isang cross arm at maangas na pose. So ano guys, eto na ang huling laban ng taon. Dat lang, wala pa. Ang huling laban ng ating elimination stage. Please welcome Pumpkinhead Sigma versus the team RK Tamao. Sana medyo ano, medyo maluwag na sa pocket kasi si Game Booker. Game Booker, isa sa mga isa na nasa admin. Talaga. Maluwag-luwag na nga rin, no? Pansin ko rin. So yan, pag nanalo daw, may tagpipiso daw kayong lahat sa kanya. Kaya Vince Nawabarola. O, shoutout muna kay Step Bro. Huwag ka nervousin, pare. Kalma ka lang. Chill ka lang. Type, ano? Sup-sup. To ready. Ayan, type sup-sup. Mabu yung J, bugbugin nyo. Grabe ka naman, pre. Hindi ka kasali dito, pero na-trash talk. Uy, huwag kang ganyan, pre. Diba? Lugi sa RK yung import. Umi-import pa eh, no? Type sup-sup lang, sup-sup. Type sup-sup, mga kaibigan. Sup-sup. Ako si Mama Sed. Mama Sed. Oy, type sup-sup. Di ko i-start to. Type sup-sup. Type sup-sup. Pag to, hindi kayo nag-type ng sup-sup, di ko i-start talaga to. Bahala kayo dyan. Type sup-sup. Yung mga nasa comment section natin, oh, nandito na. Ready na sila. Nakasup-sup na sila. Grabe, may import. Parang, uy, ano yan, Leroj? Ano yan? Sino yan? Sup-sup mala Venusaur. Dito pala si Vince eh, no? Okay, sup-sup na daw sila. Pa-shout up, Sir Bades, kay Nabi. Oy, Nabi, shout out sa'yo, Ivan. Shout out kay Ivan Palermo. Sip-sip. Game na, pusan ka lang. Daming alam eh. First ronda tayo, tara. Shout out kay Limbel Bergonia. And many more. Kinup-chup na, oh. Naku, yari kayo dyan. So, yun na nga po para sa ating first round, ang ating Team Sigma. They are going for a full blast all-rounder. While sa side naman ng ating RK Tamao, talagang kukuha din sila ng two all-rounders, no? Pero yung pala, ano lang yan eh. Ano yan? Ivan Palermo, hindi ako yan, ha? Hindi ako yan. Lakang patunay. 15 seconds ng katapat mo. Naglaban ng mga idol ninyo, no? Good luck ng mukha mo. Awits. So, yun na nga, no? Si Luis God ng PH. Scared love. So, yun na nga, guys. Dito sa ating first round. We got Kaiba as Sup-Sup-Sor. Venusaur. Bullet as the Aegis Slash. Got Toy Beats as the Scizor and Ichigo, Eldegoss, and Chico as the Snorlax. Sa side naman ng ating team, RK Tamao, we got Nabi as a Mew, Step Bro na si Tyranitar, Mama Seddy as Mr. Mime, and Mama Sed as Snorlax, and Rizgad PH na Lucario. Mawawalang yana naman itong mga to. Na naman kayo.
I love you, pero sana mag- Marami naman yan. Round 1 na tayo mga kaibigan. Wala ako sa inyo. Bahala kayo sa mga buhay ninyo. Pag ako, hindi nakapag-cast ng maayos dito guys. Salanan yan. Shoutout muna kay Jade Mark Morkian bago tayo mag-start ng cast. So yun na nga guys. We have the team RK Tamao dito sa ating bottom lane, which is Seti and Sinabi. Going back to season 4 tayo mga kaibigan. Kahit sinang manalo, ako pa rin ang panalo dyan guys. Libre Tamao. Libre Kamao. So yun o, sinabayan po sila dito sa baba. Sinabayan nila Ichigo at saka ni Kaiba, ang ating dalawang player ng ating Team RK Tamao. While on the top lane, no, nagkakasabayan na sila dito. Rizgad PH, tamang takbo lang mga kaibigan at magpapap siya dito ng pool hill para sa ganun. Hindi siya ma-crowd control ng ating Snorlax. Mahirap na pag nahuli ka ng Snorlax dito eh. Kasi hindi ka rin basta-basta makakaalis sa mga bawat segundo na ako'y tinatuto. Balik yan, Mama said, going back to the gold zone at makikiramdam po siya dito. Sabi niya, may kalab. Kaya kinagtapatan silang dalawa. Suntukan yung dalawang Snorlax. Nandito lang sila sa gitna. Pero, yun, papasok na nga po Aegis Lash. Naglabas na po ng kuchillo di Almacen. Scyther, tamang patalon-talon lang dito sa ating Sapre na si Toybeat. Tamang X-Lash mga kaibigan. Pero si Rizgad PH, kumuha na ng double kill doon sa ating lap. Napakabilis ng pangyayari guys, hindi ko na nakita kung sino yung pinatay dyan eh. Pero ang natira lang, is si Scyther, which is si Toybeat. So, huwag lang magpapakita sinabi dito at pwedeng-pwede niyang nakawin yung blue blobs ng ating Scyther from the Team Pumpkin Head. Ito na, Solar Beam! Hindi niya nakuha mga kaibigan. Swerte mo naman no, Toybeat, sa pagkuha ng mga blue blobs. Hindi siya inaagawan ng ating Mew. Okay, it's bullet. Tamang iron defense lang para hindi siya matablan ng mga anumang uri ng sakit. Rizgad PH, tuloy pa rin naman po sa pag-shoot ng kanyang 30 points dito. Tatamaan ng Sacred Sword, pero wala siyang Sacred Shield. Nagpopin naman ang kanyang shield dito at sa gitna naman nagkakaroon matinding bakbakan. Papasukon sila dito ng ating Scizor, no, Scyther, at makakakuha siya ng double kill. Patay ang payaso sa kamay ni Toybeat mga kaibigan. And the whole P-Head Sigma will be going here in the bottom lane para basagin din at the same time yung kanilang bot lane. So, ma-overcap nila yun ng 15 points, ha? And 30 seconds na lang at mag-up na yung ating Reggie sa bottom lane o yung ating Reggie Legge sa top lane. But as for the Team RK Tamao, kumuha sila ng magandang positioning dito and mamasit. Pinasok ang tatlo, pinasok ang apat, tamang extreme speed palayo sa feeling mo. Please God, low HP ng mga kaibigan at babalik siya doon kasi delikado yung kanyang positioning doon mga kaibigan at pwede siyang banggain ng ating Chico. Pag nabang na ano to, na body slam to si Lucario, talagang tiklop to. Tupi niyan parang folders, talagyan niya ng power swap para tuloy-tuloy ang kanyang heal sa bawat pagpasok kay kaakibat ng ating Mr. Mimang Lucario. Ramdam niya ang suporta sa bawat hibla ng power swap. So yun na po, pumasok na rin Mamased at gusto pong mag-heavy slam dito mga kaibigan at naipita si Chico. Tinira ng laser sa malayo, Nabi, mukhang babaligtad po sila dito. Sinusutsut na po sila ng ating PH Kaiba. Ahabol naman po dito with a double limp at kinapos pa nga. Pero sakto meron siyang X-Lash doon, makakakuha siya ng triple kill. No! Meron pa siyang nadali doon. 4 kill streak pa lang inabot nila ng Team RK Tamao kay Toybeat, and I think he's gonna go back dun sa kanyang farming site para sa ganon is tuloy-tuloy ang pagpapalevel niya. So 1v1 naman po sila dito ni Kaiba, kaso mayayari po siya ng hiningan ng amoy dragon. So Stepro going here in the bottom lane at tatry niya mag-shoot dito guys ha. So aapakan niya nga po ang ating Eldegoss. Papasok din yata si Toybeat mga kaibigan ha. Look at that critical damage. It is very pure, like Nature Spring mga kaibigan. Second skill, no hindrance mga kaibigan, kasi wala rin siyang tatamaan. Unite to Basmin pop up in by Snowbro, Step Bro. At papasukin din yata ni Rizgad PH dun, no? Kahit nasa malayo na si Venusaur, talagang papasukin niya pa rin to nang walang ano-ano. That is RK Tamao for you mga kaibigan. At mukhang ra-round 2 pa nga ang ating Sigma sa bot lane. Pero magbaback down muna mga RK, no? All they have to do now is to make some contacts, no, dun sa mga kalaban nila.
natin. As for Sedi, mukhang mas trip nila na mag-invade na lang, no? Hinihintay nila yung Scyther eh. Kasi once na matulak ni Sedi yung Scyther, pwede nang yariin ng laser ni Nabi yung ating Scyther para ma-takedown na kagad si Toybits nang walang ano-ano. Pero yun nga po, pero mukhang magkakamali pa yata ng daan si Chico dito ha, pero yun nga, babalik din po siya. He changed his mind very quick. Napakabilis mga kaibigan. Ang alam ko dito sa ating Team Sigma, they are trying to pull the they're trying to pull off yung undead Venusaur. Kung saan na isusuport siya ng malupit ng Eldegoss mga kaibigan. But so far hindi pa nila nagagawa yun ha. Pero magandang pasok lang mga Lodi at magandang set lang ng ating Snorlax at magkakamatay ng makikita nyo na kung anong gustong palabasin ng ating Team P Head Sigma. Oh Chico, tamang patrol lang dito mga kaibigan. And yung ating Team RK tama o di na po sila makapaghintay, makatulog, managinip. Pinasok na ng showtime na mga kaibigan ng ating Mr. Mime at makukuha nila at the same time ang ating Freddy Rock at lalakas ang kanilang damage. Great wipe coming from the Team RK tama o. Dumobol kill pa nga ang Lucario doon at the same time kukuha siya ng Freddy Rock ha. Oh shit, and now they are storming dito sa ating top lane. Sabay pa rin naman ang ating Team PH. Pupunta sila sa top lane, no? Although yung ating Snorlax lang pala at saka si Bullet ang pupunta dito. Naubos ang ating Team Sigma doon. Pampalagan talaga ang gameplay ng ating Team RK dito, ha. Hindi sila papayag na walang RK na lalaro sa championship, mga kaibigan. It always has to be an RK doon sa mga tournament. So, susubukan nga lang po mag-poke ng damage dito ni Nabi trying to fend off the Team Sigma from stepping forward or stepping foot dito sa ating Reggie Ileki. Kaya tamang nga poke-poke lang po muna dito si Rizgad. Talagang pinoprovoke po sila dito ng ating Mew na magsipasok. Mukhang tumalab naman yung kanyang pangkakay dito. Boom! Missile barrage by the Mew mga kaibigan. Tinamaan siya ng homing missile doon, no? Okay, talon sa pader, talon sa lupa, walang tinamaan. Sedi, going for the psycho ball mga Lodi. At pang may nahabol po Tyranitar natin dito. Movement speed, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero mukhang meron tayong makikitang magandang pasok si Chico dito. At kinakalculating niya lang po. Oh, triple body slam! Pero wala po silang mapapatay doon. Sila pa yata ang mapapatay dito. At makakapag-double kill na si Step Bro. Grabe, no? Step Bro is now on fire. Talagang angat na ang balikat. Wala na silang magagawa kundi panoorin na lang kung paano i-take ng Team RK tama o ang Reggie Ileki sa ating top lane. So we still have 17 more seconds for the final stretch. And the Team RK tama o, they are now ready to conquer the grave mga kaibigan. Pero as for the Team PH Sigma, they are still busy taking down that Reggie Ileki on the top lane upang sa ganun na hindi sila mapasok ng instant goal zone. So yun na nga po, solo game ni Skyba. Oh man, what a set! Tanggal ang laman ni Venusaur, 5-man combo. Grabe yun. Wala nang nagawa si Kaiba doon mga kaibigan. At susimulan na nga po, sisimulan nilang labanan ng ating Rayquaza. Papasok sila pa loob. Pero mukhang nakakaangat at nakakalamang ang ating Team PH Sigma. Delikado na po ang mga buhay. What a steal! Habang nagbabakbakan ang mga tropang RK tama o natin and the Team PH Sigma. Pero magbabak nga po sila dito. Kailangan magback ng PH Bullet kasi pwedeng-pwede siyang patayin ng ating RK tama o mga kaibigan. At nakakuha ng 60 points ang ating Eldegoss. That is for our winning point. Ichigo will shoot that 60 point mga kaibigan. At tumahabol pa nga with the 70-80 toy beat. Mukhang babalik at pa nga yata ang bangka ng ating Team RK tama o dito. At uunti-unti na sila. Sinusutsut na po sila dito ni Kaiba. Siya ang magpapanalo doon mga kaibigan. Dahil nawala sila. Nawala na sila sa ano. Sa focus. No? Nag-focus sila masyado kay Kaiba. Kundi nawala na sila ng gana makipagbakbakan na sa gitna. Sayang yun. Pero papasok pa naman si Sedi. They still need 150 points para mapanalo nila ang gameplay against sa Team PH, no? Nadali po sila doon. Nag-overkill nga po sila as you can see. Napakadami po nilang kill dito. Ang pinakamaraming kill is si Steph, bro. Nadali po sila doon. Nasitan sila. Although naghihintay na lang naman ang ating Team PH dito sa ating
mga goal zones upang idepensa mga kaibigan. At so far, wala po silang mga score shield. At ayun na, na-illusion gank po sila dito ng PH Toy Beats. Grabe ang assassination combo niya dito at isa-serve pa siya palabas. So, subukan niya pong mag-double leap. Toy Beats, umahabol, pero papatayin pa yata siya dito. No way! Napasarender ang ating Team RK. Oh, shit. Hindi pa tinapos, man. Once again, napasarender na naman sila. What is the happening? Ang ganda ng start ng ating Team RK. Tama, oh. Nakita nyo naman kung paano bugbugin ng RK natin ng Team PH Sigma sa maling galaw lamang. Isang maling wrong move lang ang nakapagpabagsak sa kanila doon. Oh my gee, it's a very unexpected event para sa ating Team RK. But fortunately para sa ating Team PH Sigma, they won the game with a 349 against the 207 ng ating Team RK Tamao. Close fight mga kaibigan kung hindi pa magsushoot yung dalawa, no? Kasi given na meron na silang shield, all they have to do now is to shoot some goals, no? Which is yun yung hindi ginagawa ng mga kakampi ko sa rank game. Kinuha ko na yung Rayquaza, hindi pa rin kayo magsushoot. Nagde-dep kayo. Nasa atin na yung Rayquaza, nagde-dep kayo. Walang iya kayo. So anyways, moving on mga kaibigan, second round na tayo. Na-flip sila nang wala sa oras, no? Kasi masyado, parang ang nangyari, na-focus sila dun sa may Venusaur, eh, no? Kumbaga, nagsaya na sila dun, na 5-man nila si Venusaur. Pero without knowing na naka-disperse pala yung ating, yung mga, ano natin, Team PH, no? Yung Team PH Sigma natin. At, na-angle break po sila dun nang wala sa oras. Although, hindi, nadali sila ng Unite Move the Toy Beats. Yun eh. Grabe nga yan. Hindi ko talaga alam ha. Kanina naglaro kami ni Carl Puray. Naglaro kami. Gumamit siya ng Zyter. Hindi ko alam kung paano lumalaki yung buhay ng Zyter. Talagang ang hirap i-explain. Very hard to explanation. So guys, hindi pa naman tapos ang laro natin. We still have 2 more games kung sakali man mag-round 3 tayo. Hindi pa naman tapos ang laban, they can still have their way dito sa ating second round. But I don't know ha, kung same lineup pa rin ba yung gagawin nila. Tama naman yun, tama lang naman yung kanilang execution though. Talagang hindi lang sila naisahan. Naisahan pala sila ng ating PH Sigma doon. Kasi na-focus na sila, maagang mag-unite mob eh. Talagang mabilis yung reflex ni Mew doon. Kaso yun nga, nag-hold ng Unite yung ating mga Team PH Sigma. No? Para sabi niyan, uy, hold natin yung Unite natin kasi nag-unite na yung Mew eh. No? Meron silang self-control. Ginontrol nila yung mga sarili nila. Para sa ganun is hindi sila mag-pop in ng mga Unite. Then after mawala nung bilog ni Mew, saka ngayon nagbagsakan lahat ng mga moves ng ating Team PH Sigma. So sabi ko sa inyo, it's all about the timing. Caesar lang alam ko gamitin. Hindi ko talaga alam pre, hanggang ngayon din hinahanap ko pa rin. Hinahanap ko pa rin eh, kung paano maging Scyther. Hello, shoutout kay Alcover Junji. Na-late daw siya pero hindi ko pa naman talaga late na late. May second round pa naman. Gusto ko maging Scyther. Paano ba maging Scyther? Kakain ka ng maraming damo. Yun lang yun. So, last player na lang sa ating Team PH Sigma. Maganda-gandang lineup pong laban natin for tonight's video. Pero yun na nga po. So, dito na tayo sa second round mga kaibigan. And I'm just gonna ask them if they are ready na. At kung ready na ka sila, ready na din dapat kayo mga lodi. Kasi this is gonna be a decision round para sa ating Team PH Sigma. It's either tatapusin na nila or ibibigay pa rin nila yung second game para sa ating Team RK. Tama o. Normal sabi, I miss you. Love scars!
Love Scars yan, pare. Sip, sip. So, moving forward, we are now here in the second round ng ating elimination stage, Day 7. PH Sigma vs. Team RK Tamao. And same thing, Toy Beats will still go for the Scissor, no? And Bullet will go for the Wicked Blow Urshifu. While sa kabilang side naman, kukuha po sila ng ano eh. I think Riskat PH should pick another Pokemon dito, guys. No, kulang yung kanyang effort sa pagpasok. Kailangan yung kanyang pagpasok regular eh. No, regular lang. Yun lang ang kailangan gawin dito ni Riskat PH. Kasi siya yung magpapagulo ng laban eh. Then once na makapasok si Riskat PH, magbabato na magbabato ng skill si Nabi, while his Step Bro makikigulo din doon sa gitna, no? While yung ating Riskat PH is the center of attraction, no? So support lang siya ni Sedi at saka ni Mama Sedi. So I think they're trying to pull up naman na undead Tyranitar naman ang gagawin nila dito. Pero tamang bawi lang naman at pwedeng-pwede nilang mabawi at makuha ang ating second round. So we got PH Kaiba, Basta Cramorant, the Bullet, Urshifu, Toy Beats, Scissor, Chico, Snorlax, and Ichigo, Eldegloss. Sa kabilang side naman, Step Bro as Tyranitar, Sedi as the Mr. Mime, Navi as the Mew, and Riskat yung PH as a Lucario, and Mama Sed as the Eldegloss. So kagandahan lang dito is meron siya laging nakabantay na ano, focus band. No? Kasi although mahirap talaga patay ng Scissor na naka-focus band, guys. Yung Scissor ha, yung Scyther, hindi ko sure. Kasi nagde-depend ang ating Scyther sa lifesteal. Naka-Vladimir eh. Let's go, Vladimir Cruz. Mahal kita. Yee! Sana all, no? So yun na nga po, we are now on the second round. We got PH, Kaiba, and Ichigo here in the bottom lane. At yung palaka natin ay naging ibon na po. Ibon na blue para sa second round. Well, makakatapat naman po nila dito with si Mama Set and Nabi. Same lineup para naman doon, no? Saka medyo bubulihin yata si Step Bro dito, mga kaibigan. And that invasion coming from Chico. Very well executed, mga kalodi. So medyo lamang na po kagad ang ating team PH dito, mga kaibigan, no? Low HP na po si Riskat at makukuha naman ng ating Baltoy by Sedi. So atapatan lang sila ng level dito kung tutuusin eh. But as for the Lucario, meron na kagad siyang one goal dito. So may one stack na siya doon. Malaking points na rin yan kahit pa paano. So ibibigay ng ating Team RK Tama o kay Step Bro yung huling injury nila. And baka kapag pa level 5 siya dito, no? Itong hirap sa Tyranitar eh. Kailangan talaga extra effort ka sa pagpapalevel dito. Kasi mahirap talaga siyang palakasin, guys. Lalong-lalo na sa situation na, no? Level 9 ang kailangan mong abutin para lang lumakas. Napakatagal nun. O you can almost spend 5 minutes, no? 3 to 5 minutes ng game ang ibibigay mo para lang makapagpa-level 9. So, Mama Sen, tamang ikot-ikot lang po. Tamang ronda at tamang patrol. Waiting and looking for mahahada. Mama Sen ulit, going back on the bottom lane. While yung ating Urshifu na galing sa top lane, still nandito pa rin naman siya sa top lane, na wala siyang balak dumalaw dito. And I think ang dalaw niya lang dito, guys, is kung magkakaroon ng clash dito sa ating Central Altaria. Mauuna naman sa pagpasok si Riskat PH, pero mukhang nadali niya po yun ha. Nakuha niya ang timing. Kasi nga, papasukan na po sila dito. Nag-ultra instinct na si Riskat PH, patay ang Scyther sa kamay ng ating RK Tamao Nabi. And they will now train forward dito sa ating top lane, no? Babasagin na po nila doon ng walang ano-ano. Ang laki ng overcap nila doon, mga kaibigan. Almost 6 points. 6 points po ang kanilang overcap doon. Kala mo naman napakalaki ng overcap eh. Hindi ko kasi nabilang. Masyado silang marami na nag-shoot eh. Sabay-sabay sila. As for PH Bullet, he is now on level 7 at meron na siya ditong cutthroat strike. Yan, mahirap yan, nakikritical yan pare. Yan ang pinaka-iiwasan mo dito, no? Pero yun nga, speaking of iiwasan, hindi iiwasan ng ating Cramorant ang laser and the hyper beam ng ating Mew. Kaya madadamage siya doon.
Pero grabe ang binibigay na support dito ni Ichigo ah. Napakalaki ng healing. Siguro yung healing na to is scaling din na it depends on the SP attack ng ating Eldegoss. Hindi ko alam kung ganun gumagana yung healing niya or fixed na yan no? Or maybe depende dun sa percentage ng max HP nung kanyang kakampi. So Nabi, I think the team PH is, are now starting here at madadali na naman po ang ating Team RK Tama. Oh, low health na po silang lahat dito pero si Mew ready to go. Triple kill ang mga kaibigan si Scyther pero makakakuha po na naman ng kill at mawawipe out po sila doon. Shit, medyo malabo na yan mga kaibigan at magpo 40 points pa nga po ang ating Scyther doon ha. Very good talaga si Toy Beats and Friends. Si Toy Beats and Friends. Shout kay Yashamitina and kay Maria Ana. Para silang mga Thomas and Friends dito guys no. Sama-sama sila lagi sa pagpasok. May ano yan eh, meron man o wala, tuloy-tuloy lang mga kaibigan sa pag-atake. O paghahataw sa paghataw sa tag-araw. Magbabagsak siya doon ng ano, flower bomb. Mama said, trying to get this 2 points here no at magpa-farm lang siya ng XP niya. Pero hindi naman ganun kalakihan yung lamang ng ating Team PH yung ating PH Sigma against the Team RK Tamaong. PH Kaiba here. Ito sa central bush at papasok. Diving in mga kaibigan. Pero solid yung pagkakadali ng kanyang wicked bow dito ha. Salong-salo. 2,000 diretso sa pitaka mo mga kaibigan. Pero nagwawala na po si Toy Beats. Triple kill na po si Toy Beats mga kaibigan. Wala nang ano-ano at walang sabi-sabi. Papasukin sila sa loob ng base. Baka Toy Beats yan. Nagwawala atong wild grass cutter na hindi marunong mag-cut. Hindi siya pwede lagyan ng cut. Although Scyther siya, hindi siya pwede lagyan ng cut. Diba? Bogo eh. Shout out kay Michael Angelo Alfonso. Watch out sa iyo, my friend. Welcome, welcome. So palag-palag lang daw RK mga kaibigan at they are now focusing on defending dito sa ating Reggie Ileki no. Ayaw nilang papasukin to kasi bakit naman nila papapasukin? Eh dyan sila mayayari. Because what's what will happen if you try to make the Reggie Ileki go into your goal zone? No? They will the enemy will have 25 seconds no for the instant goaling dun sa kanilang goal zone. They will be having the time of their life no. Lalo-lalo na pagka marami silang pang-goal. So, Riscad PH, pasok mo naman po. Napakatapang niya po dito at nakikinig po siya sa mga sinasabi ko. Tama palabog lang. Luruburog by the Mew mga kaibigan at power nap by the ano to? By the Snorlax Chico. Tamang talon palabas pero sasaluhin niya pa rin ang laser ni Nabi. Nasa likod lang po siya pero malaki ang tinitil niyang damage. Talagang i-assassinate po siya dito ni Toy Beats. Teddy, low HP pero mabibigyan siya ng healing galing dito ng ating Mama Zed. Mama Zed, kailangan niya pong mag-focus on healing those teammates mga kaibigan kasi nahihirapan po sila. Sobrang lakas ng damage ng ating Scyther. Mukhang mahirap na nga mga kaibigan na awatin itong ating mga team PH. Oh. Look at that. Yung Reggie, critical lang ni PH Bullet no at tamang cutthroat strike. Isang critical lang, half HP agad si Mama Zed, di Bullet. At makakapag-double kill na nga mga kaibigan na naman, si Toy Beats. Grabe, Toy Beats is on fire na mga kaibigan. Kanina-kanina ka pa, overkill ka na. Oh. Tignan mo naman yung score mo, 10-0 ka na. 20 ka na, 20. So you know, he is now on the level 13 while yung ating central area sa Team RK Tamao is na si Step Bro. He's still on the level 7 but I can still say na dapat ang gawin dito ng Team RK na strategy is I think wag muna silang pumasok eh. Yun yung pinaka the best na pwede nilang gawin dito sa fight na to. Wag muna silang mag-clash no? Pwede silang pumitas pero wag muna silang mag-clash. Yun lang ang akin no? Kasi habang pumapalag ang ating Team RK Tamao mas lalong naginaganahan ang ating Team PX eh. Oh, kita mo yan, no? Nag-push sila sa bot. Pero iti-take naman ng ating PH yung ating Reggie Ileki. Not a very good trade, no? Pero at least nandito si Rizgod PH para i-defend yung kanilang top lane. At mga may naiwan pa nga dun, ha? Sino yung naiwan dun? LD to LD. Kaya ayun, susugutin na siya ng isang bataang PH Sigma. Grabe, from the name itself, Sigma. Anong ibig sabihin na Sigma? Assignment na yan. Hindi ko alam eh.
ating kapag sinabing Sigma is more on ano yan eh, aggressive, not aggressive, more on dominating or dominance, no, showing aggressiveness towards the enemy. Yan talaga yan. Malakas talaga mga Philippines. Pag natalo Pilipinas dito, dinaya yon. Baka dating Zeta, no? Ito na po tayo sa ating final stretch. Magkaakaalaman ng mga kaibigan, sino mo talaga ang matatag. Meron ba tayong third round o tatapusin na ng Team PH Sigma ang laban na ito? So, nag-aabang na ng Wicked Bro mga kaibigan, si PH Bullet. Paparamdam na po siya mga kaibigan. Si Snorlax na po ang sasalo ng damage. PH Chico, pinoprovoke na lang ang ating Team RK. Tama o, napumasok lahat sila dito sa gitna. One of Greek Alphabet. Tama, tama. Sigma. O, Chico, talagang binibigyan niya lang ng ano eh, ng pag-asa ang Team RK natin. Pinapalakas lang ang kanilang loob. Pero papasok na naman mga kaibigan. Ang gandang set dito ni Chico. Pero sino kaya ang mananalo? Grabe ang criticalism na binibigyan ni Stepbo dito mga kaibigan, at matitake-down. Sila naman yata ang babalik na rin. Lumalakas po ang dami si PH Bullet dito. Nakapag-unite move na rin. Wala na siyang Wicked Blow. Nailabas siya na po lahat. Mukhang babalik na rin naman. Tohoy Beats, low HP na siya dito. Pero babalik pa rin naman sa ating Tyranitar. Huwag na siya masasalo ng Dragon Pulse. Kasi mai-stunning po siya dito. Double dip, double wing beat. Wala na lahat ng dual na ibigay niya na mga kaibigan. Naas 50 more seconds. At mainit na mainit ang laban dito. Parang yung ulo ko, mainit na mga kaibigan. Kasi nauuna ako eh. Low HP na rin si Mama Set mga kaibigan. And also yung Rayquaza natin ha. It is now running into 50% HP. Kaiba, pasok siya dito. Diving in mga kaibigan at that heavy slam coming from the Snorlax. At ayun na naman po, round 2 na po si PH Toy Beat. Grabe ang criticalism niya dito. X-Beat, dual XB. Yari na sila mga kaibigan. Tumitit, triple kill na naman si Toy Beat. Oh, shit. TYK has been obliterated by that team. PH Pumpkin Head Sigma by the XB by Toy Beats XB. May bago na naman kayo natutunan sa akin, no? Dual wing beat plus beat XB. So that's it mga kaibigan. The torture machine Toy Beats has showed dominance against that team RK Tamao, keeping that 14 kills mga Lodi, no? Nasa kanya lahat. Si Kaiba nandito lang para lang makidura-dura lang sa gilid. Pero good game pa rin naman. So the team PH Sigma won the game with a 207 to 168 against the team RK Tamao. Ang ating MVP para sa ating team Pumpkinhead Sigma ay si Toy Beats with the 14 kills and 2 assists and 86 rating. Pero napakagaling din naman ni Bullet doon, no? Sinasabayan niya lang si Kha'Zix. Si Kha'Zix, nadala toy ako. Sinasabayan lang naman ni Bullet, no, ng ating worship po si Kha'Zix. Kha'Zix na naman si Scyther. Para sa ganun is follow up damage siya dito eh, no? Bahala na kung makakakill siya or hindi. All he have to do now is kailangan niya lang bawasan yung buhay eh nung kalaban. Yun lang yung nakita ko yung kanilang ako, nanonood lang ako ha. Hindi nila ako kalaro pero parang alam ko kung ano yung gusto nilang i-employ dun sa game. Diba? Nandito si Bullet at saka si Kaiba. Si Chico mag-i-start ng game. Siya ang sasalo lahat ng damage, lahat. Hintay niya magbato ng mga skills yung mga kalaban. Then papasok ngayon dito si Kaiba. Diving in. Kahit na suicide mission yung gagawin niya dun, kasabayan siya ni Bullet. Mag-wicked blow sa loob para mabawasan yung mga HP nung kalaban. Then saka papasok si Toy Beats, no? Kumbaga siya yung mag-clearing operation gamit yung kanyang X-Beat. Yari. Yun yan eh. Alam ko yan. Kahit hindi ko alam, alam ko yan. Hindi ako pinanganak kahapon. And para naman sa ating Team RK Tamon, I think they are trying to pull up the undead, no? The undead Tyranitar, I mean, na pull up naman nila yun sa final seconds ng ating final stretch. And successful naman po yun na naibigay nila, na-execute nila ng maayos, pero still nakasabay pa rin ng ating Team PH Sigma doon. Kaya nagkaubusan sila ng player, no? So, boto ko 2-0. Friends, key lang, go Pumpkinheads. Tapos na po ang laban.
So napanalo po ng ating Pumpkinheads with a 2-0. Lawas mga Pumpkinheads. Ilabas sa baul. Nagtatago ang mga Pumpkinhead natin. Ngayon ko lang nakita itong mga Pumpkinhead na lumabas sa mga tournament ko at saka event. Pero hindi ah. Nung last winter tournament, tatlo sila. Tatlong PH ang sumali sa akin. Alpha, Zeta at saka Beta. Alpha, Beta, Dine. So very good nga po ang ating Team PH and RK. Very good po kayo. Congratulations. Good game sa inyong dalawa. You guys both did a great job. Talagang nagkataon lang na napanalan ng Team PH ang game. So yun na nga po, no? Inaantok na rin tayo mga Lodi. Shout out sa 30 viewers natin. Baka naman may gustong magbigay ng stars ngayon, no? Wala pa tayong stars for this week. Oh, wala pa nga kahit isa. Baka lang meron guys and hihintayin ko yan guys. Kung mag-send kayo, walang problema, mag-send kayo. Tatanggapin ko yan malugod, open arms, willingly. Ayun pa pala, Delta pa pala. Bali, apat pala, no, Jamilin? May Delta pa pala. Alpha ba? Alpha? Walang Alpha. Delta pala. Delta, Beta, at saka, ano, yung Zeta. Naka 6 meta, no? Naka ano saan ang tawag doon? Yung, ano nga ba yung skill nun ni Kha'Zix? Nakalimutan ko yung... Ganun na ganun din yung ano niya eh. Yung kanyang... Feeling ko talaga to si Pokemon ang gagaya ng skill sa LOL. Feeling ko lang ha. Kasi same na same yung ano eh. Meron siyang ano, yung leap. Diba? Wala pa lang Alpha. Merong leap si Kha'Zix. Si Scizor meron din. Ay si Scyther meron din siyang leap. Meron siyang ano, yung... Yung Void ano, yung... Void Assault, yung first skill niya. Meron din. Daniel Rogue Martin, shoutout sa'yo. May Void River din siya. Omsip, di ba nag-reset pag nakapatay? Same mechanism lang sila dito ni Kha'Zix. Hindi naglalayo. Diyan pala na si Marty Austero. Congratulations, PHRK. So, yun nga po guys. Ako po ay naghahanap ng kadu. Wala ba talaga gusto makipaglaro sa akin? Malakas naman ako ah. Ayun yung makipaglaro sa akin. Ano mo talaga? Maghahanap pa kayo ng Pogi. Pogi naman ako ah. Maganda rin ako at the same time. Kung nakakita niyo yung last post ko, galing ko sumayo dun ah. Sa Boracay pa yun. So ano, gusto niyo ba ako makita maglaro? Naglalaro muna ulit ako bago ko mag-out. Lang yata talaga tong Pokemon Philippines na to. Walang pakisama. Nire-remove nila lahat ng pinapost ko sa kanila. Ba't ganun? Bakit ganyan kayo? Eh, sinasabi ko sa inyo eh. Pa-Pokemon group kayo. Tapos pag nag-share ng ibang Pokemon, nagagalit kayo. Yan. Galing nyo na yan. Tandaan nyo na. Nag-share ako ng Pokemon related na game, no? Akala ko ano eh, LF Dodrio Gabsu. Dodrio ni Gabsu. Pampanalo ng game yan. So sino kaya sasalihan ko dito? Kasi yan, nasasalihan ko si Jay. Ay gagi, ang init ng cellphone ko gagi. Hindi pala pwede, out na tayo guys. Init ng cellphone ko oh. Pato tayo guys, thank you very much mga kaibigan sa mga sumali sa buong elimination stage, sa mga nalaglag. Good game po sa inyo at hindi naman mawawala, no? Makakatanggap po kayo ng e-certificate with the sign of body soul mga kaibigan and the Pokemon Philippines. Joke lang, walang Pokemon Philippines, ako lang yun. Ibibigay ko po sa inyo yan after the tournament, itayin nyo na lang po or baka mas maaga. No, inuuna ko lang yung paggawa ng second trailer natin para sa quarterfinals and the live tournament ng ating Masters Unite Championship. So again guys, kung may ay tapos na rin pala no, hindi ko na may po-promote yung ano. Meron akong may po-promote yung kay Sir Ian sa Anti-Gods na ano na random tournament. Yung ano ba yun? Nostalgic tournament ba yun? Or nostalgic event?
Ayun, pwede nyo pong salihan yan. Mukhang hindi pa yata tapos yung registration. And I think it's hanggang January 20 yata. Pwede nyo salihan yan sa mga gustong maglaro, sa mga gustong may makalaro, at sa mga gusto lang ng ano, gusto lang ng papalipas oras. Sali po kayo doon. Popromote ko sana yung sasaka lang, kaso puno na eh. Hindi ko na ipopromote yun, hindi naman kami nakasali. Ang tagal eh, hindi kami nakapag-register kasi sobrang bilis guys, very in demand. Yan sinasabi ko sa inyo, sasabihin nyo, dead game? No! Dito sa bataan namin, dito sa aming baluarte, no, although hindi talaga ako egg, hindi rin ako sakalam, pero meron naman ako parte sa mga puso nila, no. Dito sa baluarte namin, hindi kami na dead game, no. Walang dead game. Libre lang 'yon. Kahit ipa-drug test niyo pa sila. Dead game. Kaya kung ako sa inyo mga casual players, pag silabas kayo dyan sa lungga nyo, try to socialize. No, socialize kayo dito. Marami kaming events. Marami din kaming malalakas dito. May mga chicks dito. May mga guwapo dito. O ano pa bang hinihintay ninyo? Sali na. Meron tayong everything it has to offer. No, meron tayong toxic na player. No, hindi nyo na mamimiss. Kung galing kayo sa ML, hindi nyo mamimiss yung mga toxic player. Hindi nyo na kailangan alalahanin yung mga toxic player kasi nandito pa rin sila. No? hindi mawawala yan eh. So, hindi mo na ako maglalaro guys kasi ang init ng cellphone ko eh. Baka off-stream na lang siguro. Baka GTA na lang mamaya. So, again guys, thank you sa mga nanood. Hanggang sa matapos ang ating game. And I will say, this will be the last, no? Last game para sa ating elimination stage mga kaibigan. And ang susunod na po natin is quarterfinals, which is mag-i-start sa Monday. So pahinga muna tayo mga kaibigan and kita-kits na lang po tayo sa ating quarterfinals ng Pokemon Unite Philippines Masters Unite Championship 2023. This is your host, Bades. Good night.